Good day everyone, welcome back to my channel. Ang topic natin ngayon is about doon sa A01 na in-upload ko na dati. Ito yung continuation niya, yung sheet A02, which is the floor plan and elevation. Bago tayo pumunta doon, i-discuss ko muna itong A01, which is the perspective, vicinity map, tsaka location map. Ito yung pinaka first sheet doon sa architectural plans natin. Okay. Ngayon, ano ba yung perspective? So, ito yung overall 3D visualization ng isang architect para ipa-approve sa customer or client yung gusto niyang design. Una, may mga recommendation siya. Tapos, hanggang sa ma-finalize nyo at mag-come up kayo sa isang napakagandang design, hindi lang sa aesthetic, pati na rin sa interiors and yung mga additional details pa. Okay, ngayon, yung vicinity map. Ano ba yung vicinity map? Ang vicinity map, ito yung at least 3 kilometers radius doon sa site. Makikita mo dito yung mga important landmarks. Example, yung SM. Kung merong mga sikat na mga buildings doon na malapit doon sa site, at least 3 kilometers. Okay? Tapos, doon sa location map naman, ito yung pinaka-zoom. Pinaka-zoom part niya na makikita mo yung mga street name ng site mo. Like example, St. Peter Street, nandun siya. Oh, makikita. Yun yung tinatawag na location map. Okay guys, so punta tayo dito sa sheet A02, yung floor plan elevations. Ngayon ang project natin is 3 bedrooms, 2 story residence sa lot na 120 square meter. So yun ay 10 by 12 meters. So inilagay ko na dito 10 by 12. Pinakita ko na rin yung points. Ito yung mga moon to moon. Ayan. Apat. Nilagyan ko ng property line, property line, property line. Tapos, yung standard, dapat lagyan natin sila ng setback. So, 2 meters ito. 2 meters din dito. Katulad din dito, 2 meters. So, ilagay ko muna yung dimension. Ayan. So, ito yung total ng lot, 12. Tapos, dito, saka yung building, ito, yung plan natin. Tapos, itong part na to. So, ilagay ko muna. Tapos, ito. Pwede ayusin nyo na lang, no? So, importante dito, mapakita ko lang sa inyo. So, ito, tapos dito. Tapos ito, part na yan. So, yung part na yan. Yung part na to, itong carport. So, delete ko lang ito. Nakakulit ito. Nakakulit ko lang. So, ito. 5 meters yung carport. 1.5. Tapos, 1 meter. 2.5. Okay. So, ilan yung total nun? 6.5. 7.5 plus 2.5, 10. Going on. Ayan. Okay natin muna. I-single line ko lang guys ha, para I mean, ano, i-ganito na lang mga hindi na ganun ka-accurate. So, ang gagamitin mo ng wall dyan sa exterior wall is 15 cm or 0.15 or 6 inches na si HB. So, yung stair natin.
So, dito yung main entrance. Entrance natin na hidden line natin. Ayan. Ayan. 1 meter or 90. Okay naman yan. So, dalawang steps. 1, 2. So, ito. Di, magkakaroon tayo ng gate dito. Gate. Yung gate mo pwede 1.2. Ito 90. Tapos, yung gate natin dito. Yung ganyan ko na lang. Para sa... Yung gate natin sa garage. Dapat sa carport. Going out. Okay, guys. Ngayon, sa mga interior walls natin. Interior walls, 10 cm or 0.10, 4 inches CHP. Yan. Yan. Ito yung toilet natin dito. Ito natin siya ilalagay. Yung toilet. Tapos dito yung exit door, service door. No? Service door natin dito. Kapag pagdating mo ng supermarket, medyo madumi yung dala mo, mabasa-basa, mga meat, or something na ganun, dito ka na diretso, hindi ka na dadaan dito. Dito ka na dadaan, diretso sa kitchen. So, open kitchen, pwedeng open, pwedeng close. So, i-open na lang natin. Kitchen, dining din, open din natin yung dining, open dining. So, open planning tayo para medyo mas maganda, mas maliwanag, walang walls. Ang design kasi niya medyo may pagka-modern. So, dito yung toilet, kitchen, dining area. Kapag open siya area, kapag naka-close, room. So, living area. Yung stair. So, ang stair natin is, ang minimum niya is 0.75 kung 1 to 10 persons. Above 10 persons, nasa 0.90 or 90 centimeter. Nilagay ko na lang na 90 centimeter kasi masyado maliit naman yung 75. Guys. Okay. 25 yung thread. So, kung ano yan, kung 25, 10 para makuha natin yung height na 3 meters. So, 15, mga 20 steps by 0.15. Okay? So, 10 dito. So, 10 dito, no, guys? Guys, hindi ko na binilang, ha? Ano lang bahala sa ano? Basta 10-10 yan. Pwede na natin. Sobra. So, bawasan natin dito. Yan. So, ngayon, gusto ko sanang ilagay ng storage dito. Para kapag may repair ka sa sasakyan mo, sa garahe mo, pwede natin gawa ng storage maliit dito. Part na to, no, guys, no? Sayang space. Okay. So, paano mo gagawin sa plano? May hagdan doon. So, ang gagawin mo, i-cut natin dito. I-cut natin dito. Yan. I-cut natin dyan yung stair. Lagyan mo siya ng arrow. Pag ganon. Tapos bilog. Sabihin mo, up. Lagay doon, up. Kapag na-cut mo na dito, lahat ng lines dito, from here, lahat yan, magiging hidden line na. Okay, guys. Magiging hidden line na yan. Yan. Hanggang papunta dun sa second floor. Yan. Hidden line na yan. So, lalagay natin dito, storage, STO. Okay? Tapos, maglalagay tayo ng laundry area dito. 60. 60 yung countertop. Yan. So, may space ka pa para sa access. Yan. So, maglagay tayo ng sink.
So, ito yung laundry area. Laundry area. Okay? So, dito yung kitchen. Open kitchen. Open kitchen. Open dining. So, lagay natin dito yung pag-enter mo dito. Dapat sink. No? Dito rin may window. Dapat yan ng sink. Tapos dito ilagay mo yung ref. Dito ka na magre-ref dito. Part na to. Pagdating mo ganyan, yan mo na ilagay agad yung mga pinamili mo. So, ito yung sink. Okay. Yan. Tapos dito yung range. Okay. Ref. Ref. Range. KS kitchen sink. Tapos, lagyan natin ng bintana dito. Part na yan. Tapos, dito sa part na to, maglalagay tayo ng lanai. Lanai area. Nakata siya sa property. Pero wala siyang, ano, wala siyang wall. Steps lang yan. Two steps. Dahil meron tayong two steps dito. Two steps din siya dyan. So, lanai. Lanai area. Okay. Tapos, lagyan natin siya ng sliding door. Yan. Sliding door. Maglagay tayo. So, yung perspective natin, guys, meron siyang design sa harap. Kailangan natin masundan yon. So, ito. Meron siyang protruded wall sa harap. So, paano natin lalagay yon? Dito. Ito sa part na to. Yan. 20 cm or 30 cm yung kapal, tapos yung pagka-protrude niya 50 cm, tapos yung bintana window. Okay, guys, tapos dalawang, ito yung door, tapos dalawang windows na mahaba. Okay. Pwede pa natin dagdagan ng bintana dito para medyo maliwanag yung loob. Maganda kasi yung natural light. Okay, guys. So, ito, lalagyan natin ang wall dito kasi dinikit natin yung carport. Hidden line yan, guys. Okay. Lagay natin ang level. Kung level nito is 0.15, tapos angat lang siya ng isang or same level na lang, 0.15 din. Tapos, 2 steps na 15-15. Ilan yun? 45 na. 30-45 na. 0.45. Okay? Lahat yan. 0.45. 0.45 last. 0.45 plus to plus 0.15 plus 0.15 plus 0.45. Mas importante yung levels na yan kasi mamaya makikita yan sa elevation. Tapos, ilagay tayo ng mga landscape dito. Pwedeng grotto, pwedeng mga shrubs na makakapal or mga pine trees. Kung na mahal na maglagay dyan, pwede kang maglagay ng trellis or koi pan. So, i-assume na lang natin na simple lang siyang ganun. So, dito plant box, ganun. Yan, kasi meron tayong grills dyan eh. Hindi ko lang pinakita. So, yan. Ito yung gate natin. Gate natin yan. Para sa tao yan. Ito dito sa sasakyan. So, almost okay na. Okay na yung ground floor. So, dito, maglagay tayo ng future expansion. Sabihin natin yung future expansion. And okay. So, punta tayo dun sa second floor. So, yung second floor natin, guys, kung makikita nyo dito, meron siyang balcony. Para dun sa master's bedroom, meron siyang common na balcony para dyan tayo magstay.
kapag may mga konting gatherings or gusto mo makita yung view dito sa street, diyan ka, magstay ka diyan. Usually yun yung purpose ng garage, lagi may balcony sa taas. Okay. Yan. Okay. Tabi ko na to guys ha, para mamaya ko na lang pakita. Yan. Glass yung balcony niya, yung dito, sa part na to. Para medyo aesthetic naman. Maganda. So, yan. Same pa rin. Exterior walls. 6 inches or 15 centimeter. Exterior wall. Yan. Yung, yan, yung part na yan. Same lang dito. Tapos dito. Dimension natin. Para makita nyo paano lang mag-dimension. Yan. Importante kasi dyan yung una, total. So hanggang dito siya. So naka-attach tayo dun sa property. Yan. Diba 8 meters tayo? 8 meters. Tapos, dito is 2 meters. Tapos, 2.5 na yan. Plus 2, 7, plus 1. So, yan. So, 2.5, guys, okay na yan. Kasi ang minimum naman sa bedrooms ay 6 square meter or 2 by 3. Yan. So, 2.5. Ito, 1 meter. So, 5, 6, 7, 8. Okay. Sa side. Lagyan natin sa side. Guys, bakit hindi ko na ito kinukuha yung mga sub-dimensions dito? Guys, kasi meron naman dito sa part na to. Dito ko na lang siya ilalagay. Kasi kapag dito pa, crowded naman. Pero pwede naman natin siya lagyan. Sige, assume na natin na nilagyan natin para maganda lang na ano, na mukha siyang madetali sa dimension. So, ito 3. Ayan lang kasi yung problema dyan, no? Crowded na. Kaya kahit hindi mo na siya lagyan, okay naman. Box na yan. 5. Ayan, no? Magulo na siya, di ba? So, dito na lang kasi meron naman dito, eh. Makukuha naman yan, yung dimension. Okay, guys. Tsagaan nyo lang na panoorin, guys. Kasi, alam mo naman sa architecture drawing talaga. Dito, ito na lang yung kukunin ko. Ito, nakuha. Itong part na ito, nakuha na dun eh. So, dito na lang yung kukunin ko. Kunin ko na lang yung total. Total nito, tapos yung sub-dimension nitong. So, ito, 3. So, ito, 8. 8 meters. So, 3. Ito yung 5. Okay? Tapos, ito, same lang din. 2.5, 2.5. Guys, ang importante kasi dyan, yung ground tsaka yung first floor. As much as possible, same wall sila. Kasi dyan natin ilalagay yung mga column. Yung column natin kasi, diretso yan. Hanggang sa taas. So, hindi pwedeng nilagay mo dito yung column, tapos yung wall mo nandoon, lalabas yung column. So, napaka-importante nun. Sa structural. So, dyan. Yan. Gawin ko muna ganyan, guys, ha? Para mabilis tayo. Okay. So, ito yung project natin na 3 bedrooms, 2 story. So, ito yung master. Hindi ko na hidden line yung mga doors. Pero dapat naka-hidden line yan. Ito yung common toilet. Common bath. Tapos, ito sa kanya, special. Kasi master, meron siyang sariling.
toilet, tapos yung stair natin, yung landing. So ngayon, di ba naka hidden line doon? Ngayon lahat na solid line na yan, lagay mo siya ng arrow, arrow, pagandahin nyo na lang guys, no? Yan, going down, so down. So yun, tapos yung mga steps natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 10. Ilangin nyo na lang, guys. Basta 10 yan. 10, 10. 3 meters. So, ito yung master. Master bedroom. Ito yung bedroom. Bedroom. Ito yung common. Common ba? Ito yung toilet and bath ng master. So, i-delete natin to. Tanggalin natin. Mga hidden. Okay. Tapos, dyan na magsisima. Ito yung sa access para sa balcony. Okay, guys. Kailangan pa bang ipakita to? Pakita yung laundry. Kahit hindi na, guys. Kahit hindi na. Hindi. Mababa lang naman yung wall niyan. Kailangan mo pakita yung mga steps dito. O, pwede mo pakita dito yung mga steps. Hidden line lang siya. Pero, ngayon, huwag na muna kasi meron tayong ilalagay na detail nito. Lalagay para natin to kasi nilagay natin to sa ground floor hanggang dito. Tapos, itutuloy natin. Meron din siya dito na protruded wall. Tapos, yung window natin. Tapos meron siyang balcony doon. 'Di ba? Ano yung dito steps yung dito, ano dito 'di ba? Yung entrance. So assuming nandito siya, yan, yung balcony. Yan. Okay? Yan yung balcony. So meron siyang design na nakaganon. Ganon. Maliit lang na balcony, guys. Pwede na 'yan. Sorry, sorry. Glass pala 'yan. So glass 'to. Yan, glass. So, lagyan natin siya ng sliding door. Kahit isang sliding door lang. Window tapos sliding door. Window dito. Sliding door ito. Okay. So, lagyan natin balcony. Tapos, ito yung ito yung window. Window natin. Tapos, window rin dito. Tapos, yung ano, yung balcony na natin, meron siyang landscape sa harap. So, maglagay tayo ng offset tayo ng 30 cm para dun sa plant box bago yung glass. Maganda yun, di ba, guys? Maganda yun dito. Maglagay ng kasasa dun sa plain na glass lang siya. Lagay natin siya ng greeneries. Alam mo na yung mga architect mahilig sa mga greens na ano, sa landscape. So, dito yan. Ito, ito firewall. Lagay mo dito firewall. Ayusin ko lang kasi magda-dimension tayo dun. Firewall. Yan. Tapos, dito yung guys, sa paglalagay nyo ng furniture, dapat nyo isipin kapag nag, kung saan nag-swing yung pintuan, doon mo ilagay yung TV. Diba dapat ganyan? Pero case to case basis kasi dito yung wall nito 10 cm lang, marami pa tayong lalagay na pipes dyan. Ang possible na pwedeng ilagay dito part na yan. Okay guys, so ngayon hindi ko naman papakita yung mga furnitures. Okay, dito muna tayo sa mga sa main plan. So lagyan natin ng lagyan natin ng bintana. Ito kulang yung bintana nito eh. So, mas gusto ko yung medyo maliwanag. Ito okay na. Ito na lang.
Okay. Ito, trailing to guys ha. Pag ganyan yan, paikot na ganon. So kung mapapansin nyo, nakaganan yun. Ito yung ano, yan, nakaganyan. Meron siyang gap dito na 5 cm. Yan, may landing, di ba? No? Nakaganon siya, railing, tapos gaganon. Tapos, ikakat niya doon. Protection. No? Yan, ganyan. Ay, ito pala, sorry. Nakaganyan. Nakaganon siya. Yan, pababa. So, pababa, ganon. And ito, nakaharang na to. Sa railings. Okay? Tapos na tayo dito sa floor plan. Lagay ko na ng dimension. Lagay natin ng dimension. Kompletuhin lang natin. So, ito, 10. 10 meters. Tapos, 2.5. So, ilan na lang yung matitira? So, sa 10, 2.5. Gusto nyo bang ilagyan ng dimension, sub-dimension dito? Okay lang din. O kaya dito sa toilet, ilagyan natin. Ilagyan natin ng sub-dimension. Yan. So, ito, scale natin. Nasa 1.5. So, 1 meter yung hallway. So, okay na yan, guys. Almost complete na. Ang kailangan natin ngayon ay roof plan. Paano natin gagawin yun? So, meron tayong dito na nakaganyan. No? Simple lang yung roof niya. So, ipakita natin sa plano. Paano yan? Yan. Ito na lang. So, yung isa sa main, kinulang natin yung pinaka-center, tapos offset tayo ng from the wall. Ang standard kasi dyan sa ano, sa roof eaves is 75 cm. So, ginawa ko ng 80. 80. Kung tayo ng 80 doon. All around yun, guys. All around. 80. Pero, guys, keep in mind, dapat hidden line yung mga to, ha? Hindi to solid line. Yan. Mga hidden line yan. Hidden line. Ay. Yan. Hidden line. Same roof line. Hidden line siya. Magiging solid line yan mamaya sa roof plan. Pero ngayon, dito sa first floor, napakita lang natin siya. Okay. Oh, so, 80 all around. Tapos, gamitin yung 45 na triangle. Yan. Tapos yan. I-hidden line lang natin. Hanggang sa mag-meet sila sa corner. Yan, meron silang intersection. Mag-meet sila. Once na nag-meet, lahat yan muna. I-ano natin. Yan. Guys, dito, dahil single line weight lang ako, nagkakaroon ng overlapping. Hindi mo siya makikita. So, mas maganda gumamit kayo ng iba't ibang line weights. Kapag hidden lines yung mga ginagamit nyo, mga 0.3 pwede na. Huwag masyado makapal. Yung wall natin ang kailangan na makapal, 0.8, 0.5, ganun. Okay. Yan, okay na. Ito, nakaganyan siya. So, makikita mo dito, parang different levels yung dalawa, no? Pero hindi yan, kasi nakaview ka dito. So, yung part na yon parang magbababa siya.
bababa yung part na yon sa likod, pero in actual na nasa same level lang sila. Ito pa pala. Yan. Okay. So, lagay natin dito, balcony. Balcony. Wala tayong naiwan. Yan, wala na. Ang dimensions, kayo nang bahala mag-kompleto niyan. So, check nyo muna guys. Tingnan nyo. Magagamit nyo ito sa inyong mga projects. Kapag may major plate kayo na 3 bedrooms, 2 story. Tapos, same din lang lahat. Pwede na yan. I-gamitin. O kaya kung medyo mahaba yung lot nila, 10 by 15, pwede pa rin yan. Lakihan nyo na lang yung mga rooms.